Pinagdiriwang po natin ngayon ang Christ the King. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Sir Cune at narito naman po tayo sa ating Sunday Gospel Reflection. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pagdating ng Anak ng Tao sa kanyang kaluwalhatian, kasama ang lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono. Dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa at parang isang pastol na inihihiwalay niya ang mga tupa sa mga kambing. Gayon din niya paghihiwalayin ang mga tao. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya at ang mga kambing sa kaliwa. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig. Sapagkat nagutom ako at inyong pinakain, nauhaw ako at inyong pinainom, naging dayuhan ako at pinatuloy niyo ako, nang ako'y hubad, dinamitan niyo ako. Nang may sakit ako, binisita niyo ako. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw niyo ako. At itatanong sa kanya ng mabubuti, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain? Nauuhaw at pinainom? Isang dayuhan at pinatuloy? At walang suot at dinamitan? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at nilapitan? Sasagutin sila ng hari, talagang sinasabi ko sa inyo, anuman ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito na mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa. Pagkatapos ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa niya, mga isinumpa, lumayas kayo sa harap ko, papunta sa apoy na walang katapusan na inihanda para sa diablo at sa mga anghel nito. Sapagkat nagutom ako at hindi niyo ako binigyan na makakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom, naging dayuhan ako at hindi niyo pinatuloy, may sakit at nasa bilangguan at hindi nyo binisita. Kaya itatanong din nila, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom? Nauuhaw, dayuhan, hubad, may sakit o nakabilanggo at hindi namin pinaglingkuran? Sasagutin sila ng hari, talagang sinasabi ko sa inyo, anuman ang hindi nyo ginawa sa isa sa maliit na ito, hindi nyo ginawa sa akin. At pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa, ngunit sa walang hanggang buhay naman ang mga makatarungan. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong ebanghelyo pong natin at ipinagdiriwang po natin ngayon ang Christ the King, no? At dito rin po nagtatapos ang ating liturgical calendar, no? Ito po yung sa simbahan natin. At pagkatapos po nito ay i-celebrate na po natin yung Advent season, no? And then after that ay yung Christmas season. So, ano bang ibig sabihin nung Christ the King, no? Na si Jesus ay isang hari. Diba? Kung babalikan natin yung ebanghelyong binasa natin dito, no?
Dinescribe si Jesus bilang pastol, mabuting pastol. Dinescribe siya bilang hari. At dinescribe din siya bilang isang judge, no? Na balang araw ay sila yung magpapataw, no? Kung tayo ba ay karapat dapat o hindi, no? So, itong kaya magandang ini-end natin yung liturgical calendar natin ng Christ the King dahil gusto nating ipaalam na sa katapusan ang maghahari sa sanlibutan ay walang iba kundi si Jesus. At alam ko, no, kapag ka naiisip natin yung salitang hari, 'di ba? Yung monarchy, no, type of government, 'di ba? Merong hari, merong reyna, at itong mga hari at reyna na ito ay talagang sila yung nagmamay-ari ng kanilang kingdom, no? Pati yung mga taong naroon. At ang malungkot lang ay yung mga simpleng tao o yung mga taong naging hari ay hindi naman lahat ay naging mabuti, no? Kaya dito sa Ebanghelyo na ito, napakaganda, no? At yung pagse-celebrate natin ng Christ the King. Si Jesus ang hari ng sanlibutan. Si Jesus ang hari ng buhay natin. At ito yung pinakamaganda. Napakabuting hari ni Jesus. Naalala ko nung ako po ay bata, no, meron kaming calendar sa may kusina. Yung image ng Christ the King, ewan ko merong nakaalala sa inyo, no, no, yung si Jesus na merong corona, tapos meron siyang baton. No, tapos naalala ko pag tumitingin ako doon, hindi ko alam, parang creepy yung dating, no, na kahit saan ako pumunta, parang feeling ko nakatingin siya sa akin. Pero alam nyo ba na ang original na imahe talaga ng Christ the King ay si Jesus na nakaupo sa kanyang trono, at yung kanyang crown ay hindi nakasuot sa kanyang ulo kundi nasa kanyang paanan. Dahil mayroon pong mensahe yung image na yun, na si Jesus ay isang hari na marunong magpakumbaba. Kaya in the end, no, sabi nga dito sa Ebanghelyo, sa simula pa lang ng Ebanghelyo, no, na kapag dumating na, nauupo na si Jesus sa kanyang trono bilang hari, ay huhusgahan niya ang tao. At meron siyang lugar na inihanda bago pa man likhain ang daigdig. At sabi nga dito, no, paghihiwalayin tulad ng isang pastol, di ba? Yung mga tupa at mga kambing. At ito yung gusto kong sabihin, di ba? Na sana sa panahong na paghihiwalayin tayo, gusto ko mapabilang tayo dun sa kanan, di ba? Kasi sa buhay, marami tayong mga example ng mga pinaghihiwalay, di ba? Hindi kasi sila pwedeng magkasama. No, katulad ng damit, 'di ba? Pag ito po ay lalabhan, syempre, ihiwalay po natin yung mga puting damit sa mga dikolor. Baka mamaya kasi magmantsa tong dikolor, masira itong mga puti. No? Ano pa ba? Yung mga basura, 'di ba? Inihiwalay po natin yung mga nabubulok sa mga hindi nabubulok at sa mga recyclable, 'di ba? Ang pangit ho kapag yung basura ay pinagsama-sama natin yung nabubulok sa hindi nabubulok. No, hindi po maganda 'yon, no. At naalala ko nung ako po ay bata, no, meron po kaming itikan sa probinsya. At ang isa sa pinakamasarap gawin pagkagising sa umaga, yung mamumulot ka ng mga itlog ng mga itik, no. So itong mga itik na ito ay pakakainin para alis sila doon sa kanilang parang nest, no. At pag sila naman ay kumakain, doon makukuha mo na 'yung mga itlog nila. At ano po 'yung ginagawa? Hinihiwalay din namin, no? Hinihiwalay namin yung mga, depende sa mga sizes, diba? Kung ito ba small, medium, large, or extra large, no? At ito minsan iniisip ko, no? Paano kaya kung yung tao naman yung paghihiwalay, eh? Diba? Paano kaya yung criteria kapag sinabing ihiwalay ang mga pogi at magaganda sa mga hindi pogi at hindi magaganda, diba? Or kaya paghihiwalayin yung mga mayayaman sa mga mahihirap, yung mga matatalino sa mga hindi matatalino, sa mga mababait at sa mga hindi mababait. Pero sa tingin ko, ito yung mensahe ng Ebanghelyo ngayon, no? Ihihiwalay po tayo
at yung iba ay dadalhin sa langit, at yung iba naman ay dadalhin sa impyerno. At itinuro po dito sa ebanghelyo na ito kung paano tayo mapupunta sa langit, no? At doon, no, magiging judge si Jesus, no? Huhusgahan niya tayo, no? Pero ito yung maganda, itinuro niya na sa atin yung formula, eh. At ano yung sabi niya? Nung ako'y nagutom, pinakain niyo ako. Nung ako'y nauhaw, pinainom ninyo ako. Nung ako'y may sakit, nakulong, binisita niyo ako. Nung wala ako matuluyan, pinapasok niyo ako, no? Nung ako'y walang damit, binigay niyo ako ng kasuotan. Ito po yung tinatawag nating corporal works of mercy. At sabi din doon sa ebanghelyo, no, nagtanong sila, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom? Kailan ka namin nakitang nauhaw? At ang ganda na sagot dito ni Jesus, no? Anuman ang ginawa ninyo sa mga maliliit na kapatid ninyo, ay ginawa nyo rin sa akin. No? Hindi pala sinabi dito ni Jesus na kung anuman yung kabutihan na ginawa ninyo sa kapwa ninyo. Pero sinabi dito ni Jesus yung maliliit, eh. O pwede nating ibang term, yung mga mabababa, mga kapuspalan. O kaya pwede rin yung mga tao mahirap mahalin. No? Kaya nga, ako, isa lang ang hiling ko at isa yung pinaka-ultimate goal ko sa buhay. At ano po yun? Gusto ko makapasok sa langit. No? At gusto ko sama-sama tayong makikita sa langit. No? Yung mga kakilala ko, no? Yung mga malalapit sa akin, di ba? Gusto ko lahat tayo pupunta sa langit. At ngayon po, itinuro na kung paano tayo makakapasok doon. At huwag kayong mag-alala. Bakit? Kasi meron tayong modelo. At ang naging modelo natin dito ay walang iba kundi si Jesus. No? Kaya kung tatanungin natin, no, bakit mahal na mahal ni Jesus itong mga mabababa, itong mga mahihirap? Simple lang ho. Dahil nung si Jesus ay naging tao na katulad natin, pinili niyang maging isang mahirap. No? 'Di ba naalala niyo nung kahit nung siya ay isinilang, 'di ba? Saan siya? Sa manger siya ipinanganak. Yung kanyang magulang ay hindi naman hari, hindi naman prinsesa, kundi isang simpleng karpintero lamang. 'Di ba? No. Kaya nga kung titignan natin, no, yung simbahan natin, eh. Yung isa sa mga katangian nito, yung the church is the church for the poor. No, ang simbahan ay simbahan para sa mga mahihirap. Kaya nga po kung ang simbahan natin ay hindi na nagmamahal at walang puso sa mga mabababa at walang puso para tumulong, no, ay tingnan natin ano na po bang simbahan meron talaga tayo. No? At ito, may bibigay ako sa inyong tip, no? Naalala ko, kapag tayo, ako, nasa private institution po ako, meron kaming binabayaran, no, sa SSS, no? Kung familiar kayo sa SSS, no, yung Social Security System. No? Ito po yung nagbabayad kami, di ba, para balang araw, no, pag kami ay nag-edad na at kami ay nag-retire at hindi na kaya ng aming pangangatawang magtrabaho, eh, meron pa rin kaming source of income, no? Natatawag nga nating pension, di ba? Pero meron din akong gustong ituro sa inyo, no? Ako, personal reflection ko po ito, no? Na SSS din po, para mas madali nating maalala. At itong SSS na po na ito, ito po yung magsasummarize, no? Para makapasok tayo sa langit, no? At mapabilang tayo dun sa mga kanan, katulad ng mga tupa. At ano po tong SSS na ito? Yung first S is to be sensitive. No? Sa buhay, kailangan po maging sensitive tayo. Diba? Kapag may nakikita tayong nangangailangan ng tulong, dapat alam natin kung paano tayo magre-respond. Diba? Kapag merong taong, diba, nahulog yung gamit niya, hindi tayo magdadalawang isip, tutulungan na natin kaagad siya. Kapag feeling natin ay makakasakit tayo ng kapwa natin,
dapat pigilan na natin yung sarili natin, no? Kaya yung first S is to be sensitive, no? Maging observant tayo sa paligid natin. Maging aware tayo. Yung pangalawang S is to be selfless, no? Diba? Minsan kasi, ang kapalit kasi ng selfless is selfish, eh. Yung palagi natin inuuna yung sarili natin. Pero ako, naniniwala ako na kapag ang tao ay nagmamahal, nagiging selfless siya. Dahil inuuna niya yung ibang tao kaysa sarili niya. No? And lastly, yung last S, no? So yung be sensitive, be selfless. Yung last S po is to be at service. No? Tayo po ay dapat maglingkod at magpasalamat tayo kapag tayo po ay may mga organization na sinasalihan para sa pagtulong ng ating kapwa. O di kaya tayo mismo ay meron talagang mga advocacy sa buhay. Diba? Para tayo ay merong sense sa lipunan. Kaya sana itong ebanghelyo na ito, napakaganda po niya. Na sana tanggapin natin si Jesus, na sana siya yung maghari sa buhay natin, no? Ipaubay natin sa kanya, at isa lang yung sasabihin ko, mabuti siyang hari, at sigurado ko hindi niya tayo mapapa. Mabuti siyang pastol, at alam ko kung tayo yung mga tupa, hindi tayo mapapahamak, no? So I hope marami kayong natutunan, no? At happy Christ the King sa bawat isa sa inyo. At may request lang po ako, no? So sana sa mga dati kong estudyante, sa mga kaibigan, kakilala, mga kapwa ko guro na kasama, no, na nanonood ngayon, sana ibahagi niyo rin po itong mga vlogs na ginagawa ko, especially itong Sunday Gospel Reflection. At malaking pasasalamat po, no, para at suporta para sa isang local vlogger na katulad ko. So muli, maraming salamat po sa inyo, at pagpalain tayo ng mabuting Diyos, at makikita-kita po tayong lahat. Salamat.